Hello guys! Welcome to my channel! Hey! It's Violet! For today's vlog guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang mga latest and updated requirements po para sa mga uuwi or magbabakasyon sa Pilipinas. At ganoon na rin po para sa mga galing Pilipinas, galing bakasyon, pabalik po sa ibang bansa. Okay po? Simulan na po natin. Unahin po natin yung mga requirements para po sa mga uuwi or magbabakasyon sa Pilipinas. Number 1 po is e-travel arrival card QR code. Ito po ay kailangan mo pong kunin 3 days before your flight. Any days po guys, as long as sa loob po ng 3 days. Kailangan mo pong mag-register sa e-travel at ma-produce po nito ang QR code. Okay po. Number 2 po is passport. Make sure mo lang po na valid pa po ang passport mo at least 6 months validity. Okay? Number 3 po is ticket. Valid ticket po. Yan po ang mga requirements para po sa mga uuwi or magbabakasyon sa Pilipinas. Pero guys, kung ikaw po ay nagkaroon ng any employment changes po, kagaya po na galing ka po sa visit visa na naging employment visa, nagkaroon ka po ng change employer, change job site, change company name, o kahit na ano pong nangyaring changes sa kontrata mo is kailangan mo pong magpa-verify ng iyong kontrata. Kailangan mo pong mag-present ng Polo Verified Contract. Makukuha mo po yan sa Polo, kung nasaan ka man pong bansa, Polo or DMW, kung nasaan ka man pong bansa. Kailangan mo lang pong mag-present ang mga requirements and then maaari ka pong magpa-verify ng kontrata. Okay po. And then, kung ikaw naman po ay nasa mga bansang Saudi or Taiwan, kailangan mo pong mag-present ng exit re-entry visa. Kung ikaw po ay magbabakasyon lang, kailangan mo po yung exit visa papalabas sa bansang kinaroroonan mo. At pagbalik mo naman po ay ang re-entry visa. Okay po? Ulitin ko po, kung ikaw po ay magbabakasyon sa Pilipinas, ang mga requirements po na kailangan mong i-present ay e-travel arrival card QR code. Number 2, valid passport. Number 3, valid ticket. And then, follow verified contract po kung ikaw po ay nagkaroon ng mga employment changes. And then, ang ikalima naman po is kung nasa mga bansang Taiwan ka po or Saudi, is kailangan mo pong mag-present ng exit and re-entry visa kung ikaw po ay magbabakasyon. Okay po. And then, para naman po sa mga galing Pilipinas, galing bakasyon, pabalik po sa ibang bansa, ito naman po ang mga requirements na kailangan mo pong ihanda. Okay po. Number 1 po is e-travel departure card QR code. Katulad po ng e-travel arrival card QR code na kailangan mong i-present papasok sa Pilipinas, is kailangan mo rin po ng e-travel departure card QR code papaalis po sa Pilipinas. 3 days before your flight din po, paalis sa Pilipinas, kailangan mo pong mag-register dito. Kahit na anong araw po sa loob ng 3 days guys, as long as 3 days before your flight, kailangan mo pong mag-register doon. Okay po. Number 2 po is valid passport. Number 3 is valid ticket. And then, number 4 po is ang ating working visa, working permit, at para po sa mga bansang tulad ng Saudi at Taiwan, ang kailangan mo pong i-present ay ang iyong re-entry visa. And then, dito naman po sa Qatar, kailangan po nating i-present ay ang ating Qatar ID or Qatar Residence ID. Okay po. And then, number 5 po is OSC or OSC exemption. Overseas Employment Certificate or Overseas Employment Certificate exemption. Ito po ang hahanapin. Sa ngayon po kasi guys, although nagagamit na po ang OFW pass, pero hindi pa po kasi siya mandatory. Kasi hindi pa naman po siya applicable sa lahat ng bansa. Kasi nasa pilot test run pa lang po siya ng 10 bansa na mayroong pinakamaraming OFW. So, although may mga bansa po na nakakakuha na po ng OFW pass, ito po ay hindi pa po mandatory para sa lahat. Kumbaga po, ang hinahanap pa rin po is ang OAC or OSC exemption. Okay po. And then, ang ika-anim po is ang OWA membership. Actually guys, hindi naman po ito hinahanap sa immigration, pero mas maganda po kasi na meron po tayong OWA membership.
Kasi ito po magsisilbi nating protection or insurance kung para po sa atin at sa ating pamilya. Kasi hindi po natin alam kung anong maaring mangyari sa atin sa ibang bansa, or wag naman po sana na may mangyaring hindi maganda sa atin sa ibang bansa, is ang OWA po ang makakatulong po sa atin at sa ating pamilya. Kaya napaka-importante po na naka-member po tayo sa OWA. Hindi po siya hinahanap, pero bilang isang magagawa sa ibang bansa, ikaw mismo dapat protektahan mo yung sarili mo at yung pamilya mo sa pamamagitan po ng pagpapamember po sa OWA. Okay po? So, yan lang po guys ang mga latest and updated requirements po para po sa mga uuwi or magbabakasyon sa Pilipinas, and then para rin po sa mga galing bakasyon sa Pilipinas pabalik sa ibang bansa. Yan po ay sa ngayon po, ngayong buwan ng October. Kung ano man po ang mga changes na mangyari, is i-update ko po ulit kayo sa mga susunod na vlog ko po. Especially po yung monthly updates po para sa mga requirements na kailangan po nating i-present. Okay po, sana po nakatulong sa inyo ang vlog na ito, and sa mga kapwa OFWs ko po, lagi lang po nating ingatan at alagaan ang ating mga sarili. Laban lang para sa pangarap. Okay po. Hanggang dito na lang guys, and see you on my next vlog. Salamat! Bye-bye!